what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So manonood na naman tayo ng mga may init na balita ngayong araw na to mga tol, no? So bago natin to simulan, basahin muna natin yung title mula sa Banat News PH. Kakapasok lang Senator Raffy Tulfo umaksyon agad. Mga abusadong pulis, may kalalagyan na kay idol. So ano to mga tol, no? Yan ang ating aalamin at bibigyan ng reaction video, commentary, opinion at kung ano-ano pa. Pero bago yan, kung trip mo yung ganitong klaseng reaction video, wag mo rin kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka kapag may bago tayong video. So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Yung batas na parusahan yung mga pulis o sino man mga otoridad na nagpaplanta ng ebidensya. Mm-hmm. Hindi lamang droga, nagpaplanta ng baril, nagpaplanta ng patalim, nagpaplanta ng kung ano-ano mga bagay na para makulong po yung pobre nating kababayan. Kuminsan na pagtitipan lang po yung mga pobre dahil alam nila walang pampiyansa, walang panlaban, ginagamit po na fall guy. Mm-hmm. At siguro po kailangan maparusahan din later on yung mga otoridad or whoever that causes them wrong for them to be wrongly accused. Nais isulong ng idol ng masang Pilipino na walang iba kundi si Senator Raffy Tulfo ang umano'y batas na magpaparusa sa mga pulis o kahit sino mang otoridad na mapapatunayang mga nagpaplanta ng ebidensya, hindi lamang sa droga at kung ano-ano pang mga bagay na makapagdidiin sa kaso sa mga kababayan nating pobre para ito'y makulong. Sa Senate Committee Hearing ng Justice and Human Rights Joint with Public Information and Mass Media ay ipinagdiinan ni Senator Raffy Tulfo na gusto niyang kastiguhin at maparusahan ang mga pulis o otoridad na mahuhuli at mapapatunayang mga nagpaplanta ng mga ebidensya laban sa mahihirap nating mga kababayan upang madiin sa kaso at magiging dahilan ng pagkakakulong nito. Actually tama no mga kapatid, kasi hindi biro 'yun eh, 'di ba? Halimbawa, isa kang ama ng sambahayan, 'di ba? Tapos nagtatrabaho ka ng maayos para mabuhay mo yung pamilya. Tapos dahil sa pagtatanim o pagpaplanta sa iyo ng kung ano-ano mga bagay na maaaring ikakulong mo, 'di ba? Masisira hindi lang yung buhay mo eh. Pati yung buhay ng pamilya mo kasi syempre ikaw lang yung inaasahan niya, 'di ba? Pati yung mga anak mo nag-aaral, posibleng matigil sa pag-aaral 'yan dahil sa ganun, dahil sa mga ganung bagay. Kumbaga, hindi siya birong kaso, no, lalo na pag napatunayan na plinantahan ka lang o tinaniman ka lang ng ebidensya, mga tol, pag napatunayan, 'di ba? Hindi basta-basta birong multa o sibak sa pwesto lang dapat, you know? Dapat dyan yung talagang ano, yung matinding parusa para hindi gawin ng kahit na sino man. Kasi sila ang inaasahan natin na tagapagtanggol at magliligtas sa atin, di ba? Tapos sila pa yung magpapahamak at maglalagay sa'yo sa alanganin o sa sitwasyon na kung saan hindi lang buhay mo, kundi buhay ng buong pamilya mo masisira, mga tol, di ba? Eh hindi basta-basta dapat sibak lang, no? Kailangan dyan talaga may parusa. So, anong sa tingin ninyo mga tol, no? Comment kayo sa baba. Base kasi sa karanasan ng butihing senador sa kanyang mga natulungan, sinabi nito na madalas ay ginagawa ito ng mga pulis sa mga mahihirap na Pilipino, lalo na kung mga mayayaman ang mga makakalaban o makakabangga ng mga ito. Mm-hmm. Gagawa din anya ang senador ng bagong batas na magpaparusa sa mga otoridad na mapapatunayang mali ang ginawang akusasyon upang makasuhan at makulong ang isang pobreng individual at isang batas din na magbibigay ng kaukulang bayad para sa mahihirap nating kababayan na makukulong dahil sa maling akusasyon o paratang na wala namang malalim na basihan. Mm-hmm. Panoorin natin ito. Yung akin pong statement ay nakasentro sa pagbibigay ko po suporta doon po sa bill na ipinail ng mga kasamahan ko tulad ni Senator Bong Revilla, saka Senator Sharon Gachalian, yung pagdagdag po ng ating mga korte. Totoo po at naangko po ang kasabihan na justice delayed is justice denied. The clogging of the court dockets is a long and lingering problem that besets our judiciary in their effort in dispensing true justice. Lahat tayo ay sang-ayon sa layunin na dapat ang hustisya ay makamit ng lahat. Mm-hmm. Sa madali at mabilis na pamamaraan. Yes. Ngunit ito po ay napipigilan o nababaalam ng kakulangan ng korte sa ating bansa
na magpapatupad nito. Kung madadagdagan po sana natin ng mga korte, mabibigyan na rin ng pag-asa ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na nabubulok na po sa kulungan habang nililitis ang kanilang kaso dahil sila po ay walang pambayad ng piyansa. Isa pa, ano? Isa pang problema, mga tol, yung tipong na-frame up ka lang, na-set up ka lang, syempre makukulong ka ngayon. No, kapag wala, habang dinidinig yung kaso, ito take note mga tol, no, hindi ka pa nahahatulan. Habang dinidinig yung kaso mo, nananatili ka sa loob ng kulungan. Eh alam naman natin mga tol, pagdating dito sa Pilipinas, kung gaano kabagal yung pagdinig ng kaso, di ba? Sobrang bagal niyan. So talagang magtitiis ka, hindi ka makakapasok sa trabaho, o baka matanggal ka na sa trabaho dahil dyan, hindi ka makakapag-provide para sa pamilya mo ng halimbawa pag breadwinner ka, di ba? Ang tagal mong nakakulong, hindi ka makapagpiansa kasi wala ka rin naman pampiansa, di ba? So sobrang, alam mo yun, sobrang kawawa, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na talagang ano lang, no? Na-set up lang, na-frame up lang. Kasi minsan may mga napapanood tayong video, di ba? Huling-huli sa camera, may hawak-hawak na yung kumakapkap tapos ilalagay sa bulsa, di ba? Matindi yun, eh, lalo pa kaya pag alam niyo yung Mary Jane, di ba? Walang piyansa yun, mga tol. Walang no bail yun pag nahulihan ka ng ganun. So, anong mangyayari sa'yo? Wala, asira buhay. Kaya pag napatunayan, di ba? Pag napatunayan, ano naman ang kailangan pambawi doon sa sumira ng buhay mo? Di ba? This is social justice in a true sense. Balikan natin. Apo, sa kulungan, habang nililitis ang kanilang kaso dahil sila po ay walang pambayad ng piyansa. Mm-hmm. This is social justice in a true sense. The net effect of the creation of new courts is the unclogging of court dockets brought about by the speedy dispensation or disposition of all pending cases, and this will also contribute to the depopulation and decongestion of our prisons and detention centers. The cascading effect of this legislation will be felt in the entirety of our judicial system. At huwag po sanang magtapos dito, kundi dapat tayo po ay mag-ikot sa buong bansa at alamin kung saan po pang mga lugar na kulang po ang mga korte. We have full confidence in the competence of our magistrate in performing their judicial functions. Same is restricted by the requirements of due process which cannot be sacrificed in the altar of haphazard handling of cases to the detriment of all parties. In criminal cases, court must always respect the right of the accused to the speedy disposition of their cases, while in civil cases, both parties to a case must be given ample opportunity to present their side. Hindi ko na muna tapusin itong speech. Mas maganda po manggaling mo mismo sa puso ko, hindi yung nagsusulat. Ang ibig ko lang po sana ang sabihin dito, dahil sa aking pong karanasan, kulang po yung ating mga korte, overwhelmed po yung ating mga judges. Kulang po yung mga West in other words. At yan po ipinaglaban ko na during the budget hearing dito na kwenestyon ko po yung padalos-dalos na desisyon ng DDM na binabawasan, kinakat, ini-slash yung budget ng judiciary. Marami po ang karanasan in the past na kung saan marami tayong mga mahihirap na kababayan na plinantahan ng ebidensya, na pagtripan ng mga otoridad. At yun na kulong. At dahil wala po silang pampiyansa, mahirap nga lang, nagbubulok po sila sa city jail. Yun nga. At ngayon, yung ating mga korte ay talagang sobra-sobra po yung clog na. At kulang nga po yung mga korte, isang korte, meron po dyan dalawa ang judges, kuminsan tatlo pa. So, napapabagal po yung paglitis sa kaso, and then later mapapatunayan na lang yung nakulong na inosente pala. Matindi na, no? Dahil sila ng ebidensya. So for instance, matindi na, mga tol, no? Yung tipong nakulong ka na ng 10 taon. No? Ay, wag na 10 taon. Sabihin na lang natin 5 taon. Napakahaba na no, no? Napakaraming bagay na yung lumagpas sa yung oportunidad. No? Napakaraming oportunidad na yung lumampas. 5 taon. Tapos biglang mapapatunayang inosente ka pala. Ay, grabe yun. Meron na ako mga napanood, no, nasa history na rin, mga kapatid. Hindi man dito sa ibang, sa Pilipinas, sa ibang bansa, no. Meron diyan nakulong na siya na 60 years, 50 years. Ganun, no, 60 years. Biruin mo, mula sa pagiging teenager, umabot na siya na senior, sabay mapapatunayang wala siyang kasalanan. My goodness. So on, while pag mayaman,
siyempre may pangpiyansa. Para sa akin, anti-purpo ito na hindi po natin gawa ng paraan, Mr. Chair, na maparami po sana mga korte natin at madagdagan po ang ating mga judges. Meron po akong karanasan na kung saan ako po mismo, gamit-gamit ko pong sarili kong pera, nagpiyansa po ako sa mayigit na siguro po 12 na mga nakulong dahil napagpintangan lamang. Nalaman-laman ko na sila po inisente, kaya po ako yung nagpiyansa, and then later on sila po ay napawalang sala. So, kailangan po talaga yung ating pong mga korte ay madagdagan. Huwag lang po sana sa Cavite. Sana po sa iba't ibang lugar, tingnan natin kung ano yung mga lugar na maraming kaso. Saan yung mga lugar na isang korte, dalawang judges, tatlo pa kuminsan. Doon sana magdagdag tayo ng korte. Huwag lang po sa Cavite, sa iba pang bansa. Although I really commend Senator Bong Revilla dahil sa batas niya yan, pinapanukala. And at the same time, siguro balikan din natin, Mr. Chair, yung batas na parusahan yung mga pulis o sino man mga otoridad na nagpaplanta ng ebidensya. Mm-hmm. Hindi lamang droga. Nagpaplanta ng baril, nagpaplanta ng patalim, nagpaplanta ng kung ano-ano mga bagay na para makulong po yung pobre nating kababayan. Kuminsan na pagtitipan lang po yung mga pobre dahil alam nila, walang pampiyansa, walang panlaban, ginagamit po na fall guy. Diyan po, marami akong karanasan tungkol dyan. Siguro po, pag-aralan po natin, kasamaan ko dito ng Senado, yung hindi lamang po doon sa pagplanta ng droga kundi iba pang mga ebidensya na dapat magbayad, maparusahan yung mga nagpaplanta ng ebidensya. And also, Mr. Chair and my dear colleagues, tinitingnan ko rin po na gagawa po tayo ng batas o kinakailang mag-amend tayo ng mga batas na para yung pong mga nakulong na mga mahirap na tikwabayan na patunayan din later on na walang kasalanan na absuelto, siguro po they deserve compensation from the state. At siguro po, kailangan maparusahan din later on yung mga otoridad or whoever that causes them wrong for them to be wrongly accused. Yan po ang aking suggestion, and I invite my dear colleagues to look into that. Yan po ay gagawin kong advocacy ko na para isa pa pong dahilan niyan para madiklag po ang population sa ating mga city jail pati sa ating mga kulungan. Maraming salamat, Mr. Chair. Alright, mga kapatid, anong masasabi ninyo dyan sa videong pinanood natin, no? Courtesy kaya Banat News, syempre. Napanood natin yung mensahe ni Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo. Ano kaya magandang parusa, no, sa mga mapapatunayang nagtanim o nag-set up lang mga alagad ng batas na nag-set up o nag-frame up sa pobre na nakulong, nasira ang buhay? Kasi mga tol, ito ah, sa totoo lang, hindi lang basta-basta talaga nakulong, kundi nasira ang buhay. No, ibang usapan dun sa mga may kasalanan talaga, sira na talaga buhay nun eh. Kaya dapat lang talaga sila ikulong. Pero doon sa mga wala namang kasalanan na frame up lang, totoong nasira talaga buhay nun. Parang ginahasa ka nun, nasinira ang buhay mo, inanaka ka ng maaga, parang ganun, no. Kasi mga tol, may mga tao dyan na matayog pa yung pangarap sa buhay, di ba, para sa pamilya niya. Gusto niya mapag-aral yung anak niya ng maayos, di ba? At yun ay talagang biglang guguho kapag bigla kang napagtripan, di ba? So ano naman ang magandang kaparusahan para doon sa gagawa ng mga ganong kalokohan, mga tol? No? Comment kayo sa baba, at syempre basahin natin yan sa susunod, mga tol. So bago tayo magtapos, mga kapatid, sa lahat ng mga gustong mag-avail o sa lahat ng mga Pilipino na gustong magsimula ng kanilang pangarap na negosyo, gasoline station, mga tol, eto kung nakikita nyo sa gilid, dream business sa abot kayang halaga, mga tol, no? Pinadali pa ang payment terms nito, mga tol. Syempre alam naman natin ang gasoline station business ay talaga napakagandang negosyo na hindi mo na kailangan pang i-promote. Basta maraming sasakyan sa paligid mo, magkakaroon at magkakaroon ka ng customer. Ito pa, isa pa, ang gasolina, kay mataas man o mababa ang presyo niyan, bibili at bibili ang mga tao. Kaya sigurado ang income mo. Ito yung tipong business na hindi lang pang months, hindi lang pang year, kundi pang susunod na henerasyon pa. At saka ano to, pandemic proof.
Pandemic proof to kasi kita nyo naman kahit pandemic mga tol, napakarami nagsarang negosyo. Eto bukas na bukas pa rin, no? So ano pang inihintay nyo sa lahat ng mga gustong mag-avail, gustong magsimula na ng kanilang negosyo? Message nyo lamang ang number na naka-post. Alright mga kapatid, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.